If your life is like that, your life is not making sense. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam na hindi mo nararamdaman ang moving ng banal na espiritu sa iyo, isang bagay lang. Because tingnan natin ating mga sarili. Maybe your life is not making sense sa ating Panginoon. Amen? Okay? Tandaan po natin, Exodus chapter 20, verse 5. I, the Lord, is a jealous God. Okay? I am a jealous God. Ay, dapat natin maintindihan yan. So you have to do, what you have to do is to love God above all. Amen? You have to love God above all, above everything. Madalas mo nga sinasabi, if God, okay, is not the God, okay, over all, then God is not the God of all. Or if the Lord is not the God, the Lord of all, then God, the Lord, is not, okay, He is not the Lord of at all sa buhay natin ito. Kaya tingnan po natin mabuti kung papaano mo ipinamumuhay ang iyong salita, ang salita ng Diyos na naririnig mo ngayon. Maintindihan po natin na ang pamumuhay ay dapat nandun tayo sa maingat na pamumuhay. Kaya hindi tayo dapat hindi tayo dapat basta magbabara-bara sa ating buhay. Minsan, alam po ninyo, kapag sinunod mo yung kalooban ng Panginoon sa totoo lang, people, in the eyes of the world, nasabihin nila, alam mo, you're not making sense. Di ba? Bakit iniwan-iwan mo yung magandang trabaho mo? Bakit iniwan-iwan mo yung magandang sweldo mo? Tapos nagtsatsaga ka lang sa ganyan-ganyan, kakapurit na bariya-bariya at saka hallelujah na yan. Hello? Bakit ganito ginagawa mo? Bakit? Tingnan po ninyo, kadalasan tayong mga anak ng Diyos, yung mga sumusunod talaga sa Panginoon, we are, masasabi natin, we are the most senseless people sa mata ng mundo. Why? Why are you doing this? Pero sa totoo lang, in the eyes of God, we are sensible. Amen. You see? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagbibigay na ikapo? Pinaghirapan mo yan. Bakit ka? In the eyes of the people, you're not making sense. Why? Yun ang pagpapakita na there are two opposing things. Okay? Lahat ng bagay, okay, na sa Panginoon, padiretso, ang lahat ng bagay sa Diablo, puro opposing. Okay? Gusto niyang salungatin lahat ng mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay na ito. Kaya titingnan natin mabuti ang ating mga sarili. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos. At matama mong isipin ang araw-araw na pinamumuhay mo sa Kanya. Sapagkat tinitingnan po tayo ng Panginoon. Kung ikaw ang tatanungin mo yung sarili mo, o tatanungin kita ngayon, is your life making sense in the eyes of God? Ulitin ko, iba ang kaisipan ng mundo sa word na productive life. Para sa mundo, pagka sinabing, ang buhay ni sister na yan, productive life yan. Kasi ganito siya, may ganito siya, meron siyang ganito, nakabili siya ng ganito, meron siyang mga naipon na ganito. Yun ang sinasabi natin productive life sa mundo ito. Pero kay Lord, hindi. Hindi niya tinitingnan yung mga bagay na na-accumulate mo dito na material sa mundo ito. Ang productive para sa Kanya ay, ikaw ba ay namumuhay ng may pag-ibig sa Kanya? Naalala niyo preaching ko last week? Amen. How would you express your love to God? It is by what? By obeying His command. That's the only way a person can say, Lord, I love you. That's how we should express, that's the definition of love. Okay? Sa kaisipan ng ating Diyos. Kaya, yun natin. Okay? Sabi po na salita ng Diyos. Okay? Okay? Sabi niya, Colossians 1:18, He is also head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself might come to have first place in everything. You know? Dapat si Lord first place parati sa buhay natin ito. Hello? Amen. Okay? Tanong ko, sino ang first place sa buhay mo? Tandaan niyo, naalala niyo yung preaching ko ng Sunday? Huwag ka kagad-kagad magsasasagot na, no? Okay?
na ikaw, okay? Bakit kinakailangan yung answer mo is a reflection of your condition ng iyong puso. Kita nyo si Peter, di ba? Masyadong casual ang kanya siya. Of course, Lord! Do you love me, Peter? Yes naman, Lord! Ha? Ganun ang dating nun eh. Pero nung tinitigan siya, naging seryoso ang Panginoon, kung umasang tinapin, nabot sa kanya, tinitigan siya ng mata sa mata. Peter, do you really love me? Ano, kita nyo? Tumulo ang luha niya. Nangatalang kanyang katawan. Because, really, Jesus means business. When He asks you things, dapat yun na hindi lang salita na nanggagaling sa bibig. Ito ay dapat sagot ng iyong puso. Kaya pagka sinabi ko ngayon sa inyo, is your life really making sense? We can say, yes, yes naman, Pastor. Pero atandaan po natin, sa akin, pwede kong tanggapin yes mo. Pero sa mata ng Lord, no. Okay. Kaya kinakailangan natin, maging totoo sa atin. Kumasagot. Amen? Amen. The third, kinakita natin, your prayer, ibig sabihin nun, your words must be making sense, should be making sense. Okay? Sa tenga ng Diyos. Your life should be making sense. Okay? Sa mata ng Diyos. And the other area, okay? The other area is your character. Is it making sense? Sa mata ng Diyos. Okay? And what should be our character towards God? Kanina, our character in prayer towards God should be a prayer according to His will. Our life should be conducted, okay? A life na na talagang siya ang pag-ibig natin at hindi ang sanlibutan ito. Hindi kung sino pa man, hindi yung girlfriend mo, hindi yung boyfriend mo, hindi yung asawa mo. He should come first sa buhay natin ito. And the third one, your character. Be humble before God. This is how we should address God sa araw-araw ng ating buhay. Now, when we say humble before God, I'm not talking about pagka nag-pray ka, ikaw ay yuyuko, ikaw ay luluhod, okay? Ikaw ay nakatira pa. No, I'm not talking about that kind of humility. Hindi yun ang humble. Okay? Sapagkat napakarami kong nakitang mga tao na mas matindi pa ang pagiging humble pagka nagpe-pray. Mula sa labas pa lang ng pintuan ng simbahan. Okay? Nakataas na ang kamay, lumalakad ng paluhod. Okay? Lumalakad na kagad ng paluhod. Yung iba, tawag dito, kayang tisin yung iba, magugulat kayo, yung chinelas nandito sa tuhod. Totoo, di ba? Hanggang dun sa dahil siyempre, okay? Siyempre, sakit nga naman noon, no? Okay? Kaya lang, nagagalit yung naglilinis ng simbahan, gumagasgas daw yung chinelas nila. Okay? Mahirap nga namang linisin. Now, ano yung sinasabi ko dito, mga kapatid ko? Hindi po ito yung humble before God. Andyan ba kayo? Hindi rin yung pagka nagsalita ka kay Lord, may po at opo. Hindi po yan ang humble before God. How can someone or a Christian say that he or she is humble before God? Tuloy natin. Binasa natin kanina, verse 5, 4 and 5. Tingnan natin verse 6 hanggang verse 10. Basahin natin. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble.